Tama-tama. Magagamit natin to si Preston. Pagpapalit ng coolant ang airpads ni Mrs. Yan. So kung titignan mo, maganda pa yan. Pero syempre, ang pinopromote natin dito ay preventive maintenance. No? Ang mileage nito ay, ilan ang mileage nito kuya? 68,562. Oh. Pero itong mga kulat nito ay hanggang 5 years or 150,000 miles of protection. Yan. Pero kung mas maaga, mas maganda. So, yun naman ang lagi ko sa inyo paalala. Huwag ninyong patatagalin ng lampas pa doon sa pinaka-maximum. Mas maaga, mas maganda. Preventive eh. Pero 5 years old na kasi itong pickup na ito. Kaya, pwede na. Tapos makita ninyo yan, pang Toyota, pang Lexus, pang Scion. Pero, ang maganda rito, mga kaibigan, ay works with any color. O, di ba? Kasi yan yung madalas pag-usapan eh. Kailangan ba pag red-red lang o green-green lang? So, eto si Preston. Pwede siya sa kahit na anong kulay. Yan, di ba? Number one daw silang selling sa North America. Eto, bata pa lang ako, may Preston na eh. Sa totoo lang. Naalala ko, pag bumibili ng brake fluid yung tatay ko, yan. Yan yung mga brand na nakikita ko sa auto supply. So, ngayon, dati ang alam ko, kulay green lang yung coolant nila. Pero may, naglabas na rin sila ng red, ng pink, yan. Or yung blue, yan. Pero ito, it works with any color. Sabi nga nila dyan, yan. Hindi naman nila yan ikiklaim kung hindi totoo, di ba? Tsaka hindi tatagal yung mga ganyang kumpanya pag talaga sablay. Sa totoo lang. Kilala na natin yan. Kahit sa mall, meron yan. Okay? So, papalitan natin tong kulant na to. Dahil pink ang Toyota, ito rin ang gagamitin natin sa kanya. Pang Toyota. Okay? Pero pwede rin naman yung ibang kulay nila na produkto. Kasi nga, works with any color eh. Yun nga ang kanilang ano. Pwede rin yung green kung gusto mo. Pero syempre, dahil pink na yun na umpisan, simulan na rin natin. Sundan na natin ang pink. Nagsinabi kasing flashing, tatanggalin mo lahat ng luma hanggang sa mapalitan mo siya ng bago lahat. Pagsinabing drain and fill lang, de-drain mo lang to, de-drain mo lang yung drain plug, tapos pupunuan mo na siya ng bagong coolant. Yan. Iba kasi yung nakakulant kesa tubig, mga kaibigan. Mas prone sa kalawang yung tubig gripo. Hindi kagaya nito, oh. Diba? Yung mga corrosion, yung mga puti-puti, kumakain ng aluminum. Yan. Yan ang mga inaano nila. Pine-prevent nila yung mga pagkakalawang ng water pump. So iba pa rin talaga nakakulan. Kaya tsaka dati, ilang taon na nakakalipas, naniniwala na ako sa kulan dahil nakita ko yung tubig ko dati pag pumapatak sa ganito. Tapos bumiyahe ako, saglit lang nagiging puti na siya yung watermark na. Sumisingaw na. Tapos nagtry ako magkulan. Aba, naiwan yung tubig sa may engine bay, pumatak sa may radiator, sa may ibabaw. Bumiyahe na ako ng matagal, andun pa rin siya, hindi siya sumingaw. Ay ko ba, ganun pala yun, no? Kasi nga mataas ang boiling point ng mga coolant kesa sa tubig na ordinaryo. So doon pala, makikita mo na yung protection niyan, di ba? Para mas less ang overheating. Hindi siya mapupunta doon, no? Yan. Yan, no? Tignan mo yung boiling point, oh. Grabe. Diba? Pati antifreeze. Hindi lang siya yung para sa init, para din siya sa lamig. Oh, hindi siya nag-freeze basta-basta. Galing. Buti na lang. Pinadalan tayo nito. Magagamit natin siya ngayon dito. Okay. Ipapalamigin muna natin yung makina. Tapos i-drain. Simulan na natin to. May biyahe pa to. Okay. So step one. De-drain mo muna yung radiator. Hanapin mo yung drain plug sa ilalim. Ito yung radiator. Ito yung condenser. So, ang drain plug ay nandun sa may likuran. Puntahan natin. Ayun. Ito, drain plug. Yan, yan. Yan ang drain plug. Tapos meron yan tubo na nakatutok sa baba. Pag niluwagan mo yan parang butterfly na puti, lalabas ang kulant niya. Ito. Sige. Minsan may ikit yan, minsan may luwag. Saan gamit kayo ng plies kung masikip?
Okay, so pag ganyan na i-drain na ninyo lahat ng mga kulan, isasara na ninyo yung drain plug. Siguraduhin ninyo mahigpit para hindi masayang yung kulan natin. Higpitan nyo na yung drain plug. Ito yun. So, paano ba nasasabi na flushing ang ginagawa at hindi drain and fill lang? So, pag drain and fill lang, i-drain mo lang. Pag tumigil yung tulo, fill mo na. Pupunoy mo na. So, yun yung drain and fill na tinatawag. Pag wala ng laman, pupunoy mo na. Pag sinabi flushing, kailangan makuha natin yung nasa loob ng engine na coolant, no? So, paano yun? Di ba na-drain natin kanina? So, ang ginawa ko, sinalina ko ulit, pinuno ko, no? Tapos, in-start ko for 5 to 10 minutes, yan. Para makaikot yung coolant na luma, mapupuntahan siya ng bago. Pagkadating nun, dito, sa radiator, la-flush mo ulit. Yun, yung flushing na tinatawag. Para makuha mo lahat ng luma. Ang maganda naman sa preventive maintenance, hindi pa siya, kumbaga sa pagkain, hindi pa siya panis. Kaya pwede pa, kahit may matirang konti, hindi siya nakakasama, no? Dahil maganda pa yung coolant, eh. Tingnan nyo. Kasi 68 pa lang tinatakbo nito. Yan, oh. Eh, hanggang 150 or 100,000 kilometers. O, di ba? So, okay lang, di ba? Sasali na natin ngayon, after ng flush, sali na natin yung bagong coolant. Ayan na. Oh, sarap isali nito. Yun. Magbi-bleed kayo ng konti pag kayo nag-flush, ha? Kasi may hangin na maiipit yan. Ang gagawin ninyo, i-start nyo muna siya ng ilang minuto, mga 5 minutes na walang radiator cap, para makalabas muna yung ano, yung hangin sa loob. Kumbaga, padidighayin mo, kumbaga sa bata, no? Kasi may mga hangin yan na maiipit, eh. Ayos. Opya. Parang ganyan yung mangyayari mamaya habang nagbi-bleeding ka. Ilalabas yung hangin sa loob ng makina na naipit. Buti na lang, meron tayong magiting na helper dito. Sige, Jerry, kaway muna dyan. Yan. Talaga naman. Yan ang ating nurse ngayong araw na ito. Pinsan ni Mrs. Okay. Opya. So, nasa full mark na. Oras na para mag-bleed. Start muna, Kuya Jerick. Para makalabas yung hangin na naipit sa loob. Kasi hindi ibig sabihin yan full, ay nasa full na. Eh, makita mo, parang kumukulo, bumubula-bula, tapos bumababa. Yan. Kasi yung mga hangin, ilalabas pa niya. Ayan, eh. Bababa pa yan. Papasok pa yan doon sa pinakakaloob-looban, yung may mga part na may mga hangin. Ayan, bumababa. Oh. Yan. So, paanda rin nyo muna ng ilang minuto. Ilang minuto na walang takip yung radiator cap. Oo, walang takip yung radiator. Pero ito kasi eh, hindi siya yung mismong radiator cap na kagaya nung nandito. Expansion tank kasi ito. Para sa mga Ford. Yan. So, lalagyan mo ulit. Pagka ganyan, lalagyan mo siya ulit. Why? Okay lang, okay lang. Hanggang full, kuya. Sige. Kahit lampas mo konti, okay lang. May hangin pa naman yan. Opya. Yan. O, mamaya bababa ulit yan. Nakikita ninyo. Kasi may hangin, eh. Pandarin muna natin para baka bukas yung thermostat. So, ganyan lang mga kaibigan, para hindi na rin masyado humaba ang video. Ganyan lang ang pag-flush o pag-de-drain ng coolant. Tanggalin nyo muna sa drain plug ang lumang coolant. Saluhin ninyo. Pag nasalo na ninyo, tanggalin nyo nasa reserve tank. Kung nakabukod nyo sa inyo, ibang model, tanggalin nasa reserve para lahat bago. Pagka-drain dito, salinan ng bago. Start ulit for 5 to 10 minutes para humalo yung lumang coolant. Sabay flush ulit. Pwedeng dalawang beses, pwedeng tatlong beses, depende sa inyong budget, no? Para masaid ninyo yung lumang coolant. So, ganun ang pag-flushing ng coolant. Tapos, sa huling-huli, bleeding,
Padidighay niyo, palalabasin yung hangin. Papandarin niyo muna na ilang minuto na walang radiator cap, huwag niyo muna tatakpan. Hintayin niyo magbawas, dagdag. After ilang minutes, pag hindi na nagbabawas at wala na yung nagbabubbles, okay na yun. Sabihin, wala na siyang hangin sa loob. Okay, so tatakpan niyo na. Under kayo. Observe ninyo kung magbabawas, punuan niyo ulit. So ganoon lang yung mga kaibigan. Sharing is caring dito sa EasyWorks Garage. Bye-bye!